May dalawang low pressure area tayong minomonitor sa kasalukuyan. Una na po dito itong nasa kanluran na ating bansa. Huli natin itong namataan sa line 365 kilometers kanluran ng Tanawan City, Batangas. Kung makikita natin, malayo na ho ito sa ating Philippine landmass. Kaya ay sa ngayon, wala na ho itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero mataas ho ang tsansa na ito ay ma-develop o mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Samantala, yung pangalawang LPE po na ating minomonitor ay nasa layong 865 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mataas na rin ho ang tsansa na ito ay maging isang bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita natin sa ating satellite imagery, ay malayo pa rin ho ito sa ating Philippine landmass, kaya wala pa rin ho itong direct na epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero yun nga ho, dalawang LPA yung inaasahan ho natin na posibleng ma-develop into a tropical depression within 24 hours. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan at paalala ho natin na patuloy ho mag-monitor sa mga update na nilalabas ng PAGASA. Samantala, ngayong gabi, itong habagat yung patuloy ho makaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa na magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila, pati na rin sa Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Area, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin ho sa Bangsamoro at sa may southern portion ng Sokcergen. Ang mga nabanggit kong lugar ay posible pa rin makaranas na moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan. Samantala, inilalabing bahagi po ng Luzon, may mga isolated cases na mga pag-ulan din po tayong inaasahan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil nga palayo ng ating Philippine landmass itong minomonitor nating LPA sa may kanluran na ating bansa, ay mababawasan rin ho yung epekto ho na to sa atin, pati na rin ho yung hatak niya sa habagat na kung saan posible po bukas dito na lang sa Zambales, Bataan, yung inaasahan natin na maapektuhan nitong habagat na makakaranas ng makulimlim na panahon at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero dito ho sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, fair weather condition ang umaga hanggang tanghali natin o mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, asahan na ho natin na makakaranas tayo ng mga isolated cases o yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan dala ng mga localized thunderstorm. May dalawang low pressure area tayong minomonitor sa kasalukuyan. Una na po dito itong nasa kanluran na ating bansa. Huli natin itong namataan sa line 365 kilometers kanluran ng Tanawan City, Batangas. Kung makikita natin, malayo na ho ito sa ating Philippine landmass. Kaya ay sa ngayon, wala na ho itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero mataas ho ang tsansa na ito ay ma-develop o mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Samantala, yung pangalawang LPE po na ating minomonitor ay nasa layong 865 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mataas na rin ho ang tsansa na ito ay maging isang bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita natin sa ating satellite imagery, ay malayo pa rin ho ito sa ating Philippine landmass, kaya wala pa rin ho itong direct na epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero yun nga ho, dalawang LPA yung inaasahan ho natin na posibleng ma-develop into a tropical depression within 24 hours. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan at paalala ho natin na patuloy ho mag-monitor sa mga update na nilalabas ng PAGASA. Samantala, ngayong gabi, itong habagat yung patuloy ho makaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa na magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila, pati na rin sa Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Area, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin ho sa Bangsamoro at sa may southern portion ng Sokcergen. Ang mga nabanggit kong lugar ay posible pa rin makaranas na moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan. Samantala, inilalabing bahagi po ng Luzon, may mga isolated cases na mga pag-ulan din po tayong inaasahan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil nga palayo ng ating Philippine landmass itong minomonitor nating LPA sa may kanluran na ating bansa, ay mababawasan rin ho yung epekto ho na to sa atin, pati na rin ho yung hatak niya sa habagat na kung saan posible po bukas dito na lang sa Zambales, Bataan, yung inaasahan natin na maapektuhan nitong habagat na makakaranas ng makulimlim na panahon at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero dito ho sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, fair weather condition ang umaga hanggang tanghali natin o mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, asahan na ho natin na makakaranas tayo ng mga isolated cases o yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan dala ng mga localized thunderstorm.
May dalawang low pressure area tayong minomonitor sa kasalukuyan. Una na po dito itong nasa kanluran na ating bansa. Huli natin itong namataan sa line 365 kilometers kanluran ng Tanawan City, Batangas. Kung makikita natin, malayo na ho ito sa ating Philippine landmass. Kaya ay sa ngayon, wala na ho itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero mataas ho ang tsansa na ito ay ma-develop o mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Samantala, yung pangalawang LPE po na ating minomonitor ay nasa layong 865 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mataas na rin ho ang tsansa na ito ay maging isang bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita natin sa ating satellite imagery, ay malayo pa rin ho ito sa ating Philippine landmass, kaya wala pa rin ho itong direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero yun nga ho, dalawang LPA yung inaasahan ho natin na posibleng ma-develop into a tropical depression within 24 hours, kaya doble ingat po sa ating mga kabayan at paalala ho natin na patuloy ho mag-monitor sa mga update na nilalabas ng PAGASA. Samantala, ngayong gabi, itong habagat yung patuloy ho makaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa na magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila, pati na rin sa Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Area, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin ho sa Bangsamoro at sa may southern portion ng Soccsajen. Ang mga nabanggit kong lugar ay posible pa rin makaranas na moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan. Samantala, inilalabing bahagi po ng Luzon, may mga isolated cases na mga pag-ulan din ho tayong inaasahan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil nga palayo ng ating Philippine landmass itong minomonitor nating LPA sa may kanluran na ating bansa, ay mababawasan rin ho yung epekto ho na to sa atin, pati na rin ho yung hatak niya sa habagat, na kung saan posible po bukas dito na lang sa Zambales, Bataan, yung inaasahan natin na maapektuhan nitong habagat na makakaranas ng makulimlim na panahon at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero dito ho sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, fair weather condition na umaga hanggang tanghali natin o mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, asahan na hot natin na makakaranas tayo ng mga isolated cases o yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan dala ng mga localized thunderstorm. May dalawang low pressure area tayong minomonitor sa kasalukuyan. Una na po dito itong nasa kanluran na ating bansa. Huli natin itong namataan sa line 365 kilometers kanluran ng Tanawan City, Batangas. Kung makikita natin, malayo na ho ito sa ating Philippine landmass. Kaya sa ngayon, wala na ho itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero mataas ho ang tsansa na ito ay ma-develop o mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Samantala, yung pangalawang LPA po na ating minomonitor ay nasa layong 865 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mataas na rin ho ang tsansa na ito ay maging isang bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita natin sa ating satellite imagery, ay malayo pa rin ho ito sa ating Philippine landmass, kaya wala pa rin ho itong direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero yun nga ho, dalawang LPA yung inaasahan ho natin na posibleng ma-develop into a tropical depression within 24 hours, kaya doble ingat po sa ating mga kabayan at paalala ho natin na patuloy ho mag-monitor sa mga update na nilalabas ng PAGASA. Samantala, ngayong gabi, itong habagat yung patuloy ho makaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa na magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila, pati na rin sa Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Area, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin ho sa Bangsamoro at sa may southern portion ng Soccsajen. Ang mga nabanggit kong lugar ay posible pa rin makaranas na moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan. Samantala, inilalabing bahagi po ng Luzon, may mga isolated cases na mga pag-ulan din ho tayong inaasahan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil nga palayo ng ating Philippine landmass itong minomonitor nating LPA sa may kanluran na ating bansa, ay mababawasan rin ho yung epekto ho na to sa atin, pati na rin ho yung hatak niya sa habagat, na kung saan posible po bukas dito na lang sa Zambales, Bataan, yung inaasahan natin na maapektuhan nitong habagat na makakaranas ng makulimlim na panahon at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero dito ho sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, fair weather condition na umaga hanggang tanghali natin o mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, asahan na hot natin na makakaranas tayo ng mga isolated cases o yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan dala ng mga localized thunderstorm.